Yo, what is up, YouTube world? It's your boy, Tiny Montana. Alam nyo na, man. Shots for Cartel, Salute Clothing. At welcome sa Montana TV. Magre-review na naman tayo ng isang bagong kanta na kalalabas lang recently. At galing to sa isang magaling na battle MC. At isang magaling na musikero. Alam ko, award-winning din siya. At game streamer na siya ngayon. Isa na rin siyang game streamer ngayon. At isa ring isa buhay champion. So, alam nyo na siguro kung sino yung sinasabi ko. At naglabas siya ng lyric video para sa kantang to. Sa mga hindi pa nakakapanood, check out nyo. Lalagay ko yung description sa baba. So, intro, pasok, let's go! Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo naman tayo. Kaibigan, pwede ba akong makipagkwentuhan? Pwede ba? San mo ba yan? Yeah. Nabibili. Hassle lang all day. Yo, welcome back sa Montana TV. At kakasabi ko lang, magre-review tayo ng isang bagong kanta. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. At ang kantang to ay galing kay Shayi. Ang title nito ay 2020 Freestyle. Alright? So, ayun. Sa mga nagtataka, bakit freestyle, don't be confused. Hindi freestyle na dahil impromptu o like freestyle na nakasanayan natin on top of the dome. Kaya siya freestyle, usually ginagamit to pang wrap up. Kaya 2020 freestyle, usually pang wrap up ng mga nagdaang taon, mga highlights ng taon na yon. Siguro sa karir ni Shayi o sa mga naranasan niya nitong nagdaang taon, parang ganon. Or something na kaya freestyle ay walang topic pero hindi ibig sabihin na impromptu siya. Usually written pa rin siya pero walang topic at bahala ka kung anong style gagamitin mo dito. Pwede mong paglaruan yung flow, whatever, whatever. Kung anong gusto niya sabihin at kung anong flow ang gusto niyang gawin. Alright, wag natin patagalin pa. Sinabi ko lang yon para sa ibang nako-confuse about freestyle and written shit. Okay? So, 2020 Freestyle by Shayi. Let's go. Okay, okay. Ganda ng visuals, ha? Dahil sa aking kaka-livestream, nalimutan kong may naghihintay na pala sa album ko, I'm sorry. Yo, update ko kayo when it's time. At present, hindi pa buo yung regalo, konting tiis pa meanwhile. Para makabawi, i-rap ko muna mga nangyari nitong 2020 Freestyle. Yon. So, kagaya ng sinabi ko, i-rap ko lang yung mga nangyari nitong 2020, kagaya ng sinabi ko kanina. So, parang sinasagot niya yung mga tao na nasa na ba na si Shayi? Bakit hindi na siya nagra-rap? Ganun. Kasi maraming nagtatanong eh. Si Shayi ay nakafocus ngayon sa pag-stream. Siyempre, hustle niya yun, man. Pero sinasabi niya rin dito na may ilalabas siyang album at alam mo yun, hindi pa rin niya nakakalimutan na isa pa rin siyang rap artist. So, tara. Kung muna mga nangyari nitong 2020 freestyle. Yeah, nagkwit na ako sa aking vision. Naganap na ang katapusan. Di na ako nagra-rock na rock. Sa wakas, Dota na lang at Valorant. Twas the reason why I'm hella low-key like a ghost. Ngayon di ko na kayo gagayain yo. Babalik na ako this year. Tama na ang pistol. Lalabas ko na rin tong odin ko. Ba't nilalabas mo yung titi mo? Nakakaurat. Bakit ba kayo ganyan magsulat? May balls yung pen. Pero sorry man, puro ba? Okay, hindi ko alam kung ano yung Odin, ha? Hindi ako gamer, pero usually naririnig ko to sa mga gamer or yung mga mahilig sa manga, sa anime, whatever. Paki-comment nyo nga dyan sa baba kung ano yung Odin. Pero kasi it sounds like Otin, parang ganon. So kaya meron siyang parang ad-lib na nilagay doon na bakit mo nilalabas yung t**y mo, parang ganon. So, tara. Ayag, kakaburat. Nais nyo lang din naman ay bumenta. Kaya puro paninida, kaya din nire-respeto rules. Kasi kakupala sa inyo mismo nag-uugat. Okay, so parang sinasabi niya kaya hindi nire-respeto ang roots kasi yung kakupalan sa inyo rin nag-uugat. So, shots fired. Parang medyo mainit to ah. Balik natin na konti.
Hindi kaya dinire-respeto Rus kasi kakupala sa inyo mismo nag-uugat. Nauugat? Maaalok ang eksena pag ako nag-upload. Matitilt na naman sa akin balance of power, hindi sapat ang basa load. Nope, di na ako babalik sa flip top. Switch myself to save you time. Babaliktad lang ang aking utak pag yung 6 ay ginawa mong babaliktad lang ang aking utak pag yung 6 ginawa mong 9. Tapos may binanggit din siyang pasa load. So parang I think this has something to do with yung banatan ni Flo G at ni Sixth Threat, at magbanggit din siya dito ng 6. Winnerd play niya, tapos 9, alam nating tinira niya si or dinis niya si Glock 9 sa last na ni-release niya eh. Tama? So parang ganun. Shay Calm your teeth. Tara, pakinggan natin. So, pero solid ng flow, no? Typical na Shay. Ang maganda kay Shay, pag nagpe-perform siya, mapa-battle, mapakanta, alam mo yung emotion niya nandoon, yung kaya niyang i-act out, yung bigyan ng na-emphasize niya, let's say, yung bawat words na sinasabi niya. Alam mo yun? Ganun si Shay. Abot niya na yun. Kasi hindi lang naman ito yung unang beses na napakinggan niyo si Shay o napanood niyo si Shay. Hamunin ko rin kaya si AE. Uy, hamunin ko rin kaya si AE. Balik natin. Okay. Ay ginawa mong nai. At hamunin ko rin kaya si AE. Feels like I won. Everyone na hate me. Nawala kasi yung gutom ko lately. Mula nung nag-champion noong 2018. Yung mga tao bigla nag-180. Sumapit tuloy sa akin si One Lazy. Buti na inspire sa side B ni Shady. He brought back to life yung B-side niya Shady. Woo! Daming tanga nun. Mga linyang tumatak akin mga yon. Kahit itanong nyo sagutin kayo nun. Galing sa ilong kung babalikan at dating panahon. Tabuhat lang ang sabi-sabi ni Odd. Kasi alam na ako ang creator, kaya tawag na laro sa akin Patapon. Okay, kung alam niyo yung larong patapon ng mga bata, so ginamit niyang wordplay and reference yung laro. Yun daw ang tingin sa kanya, dahil nabibit-bit lang daw siya ni Smug. Hindi naman lingid sa kaalaman nyo mga kasalut na ilang beses na sabihan ni Shay na nabibit-bit lang ni Smug. Pero sabi niya, kahit itanong nyo kay Smug, ang mga lyrics na tumatak ay galing sa kanya. Parang ganun yung gusto sabihin ni Shay. Pag-Smug, sasagutin kayo nun. Galing sa ilong kung babalikan at dating panahon. Tabuhat lang ang sabi-sabi ni Odd. Kasi alam na ako ang creator, kaya tawag na laro sa akin. Patapon. Yeah, kahit na ganun. Wait, ano? Taga muna. Patapon, creator laro yung sa PSP. Di mo nakuha. Di kaya mali yung akin delivery, kaya di nakuha. O masyado nang sinauna. Anyway, marami nga palang patapon sa larong kailangang ibasura. Kailangan ng kalinga ng rap, kaya mambabatok ako. Kailangan ng kalinga ng rap, kaya mambabatok ako. So, tol, kalinga sa apayaw, sa taas, sa bundok, mambabatok, nagtatato. Diba? Alam nyo na yon si Apo Wang Od sa Kalinga, Apayaw. Kung tama ako, mambabatok ako. Oh, gamit tinta! Oh, yun na nga, gamit tinta. So, ang sarap himay-himay nito bawat isang linya. Nang galing din siya yung magsulat talaga, men. So, gamit tinta, mambabatok, Kalinga, or Kalinga. So, alam na natin yung gusto niya sabihin. Wow! At kakantiin ko lahat, wala kong pake kahit titan ka pa. Alam naman ng fans na I'm Levi, Shay sa Leviathan bitch. Old school, new school, whenever I open my mouth they'll get devoured like a school of fish. Oh, kala ko sa album ko pa maging English. Ah, sorry. Oo nga pala, game, take 2. Kailangan ng kalinga ng rap, mambabatok ako. Gamit tinta kaso nga inulit niya, no? Lakas. Nang hindi kumatak, puro fake yung accounts. Ang dami nila, kaya nga ang hilig pumutak. Nakatago sa dami, takot sa sarili, manti ka mga ayaw magpakita ng mukha palibas sa mga takot mag-isa. Nice. Pangit sila, mga pangit sila, pangina nyo mga pangit. Sa totoo lang, di ko kayo gusto nga wild, miss ko lang man light. Sorry if I'm a dick, sayang gift at talent, di ko nagagamit. My penmanships, parang tite, tumitira tuwing nagagalit. Ang lambot na ngayon, di kasi na-challenge. Plan ko pa lamang magpaulan ng mga linyang may katwiran, di na bale. Sa parating na album, yun na lang abangan. Katwiran, di na bale, kasi straight nga, tuwid. Damn, crazy. Ng aking mga di nasabi, sa ngayon commercial muna tayo. Season money, may mensahe. Happy New Year! Feeling ko magbabago siya ng flow dito. Feeling ko mag-iba siya ng flow. Iba yung beat eh. Woo!
ng strain. COVID the fuck, mawala na rin sana fake content. The prank, maputulan sana ng internet. Mga taong di ba nababasa article, may comment agad. Higit sa lahat, sana effective yung vaccine. At sana rin matuloy in kaming laban ni Pacman at McGregor sa boxing. Sana rin dumami pa gumawa ng mga track at McGregor sa rap scene. Pero my advice is this, next year mo release kasi 2020 wayaki. Okay. So ang dami niyang sinabing sana ganyan hanggang umabot sa punto na sana may mas marami pang mag-rap at mag-record sa rap scene. Pero advice lang, next year mo i-release kasi 2021 na yakin. So parang gusto niya mag-warn na na 2021 marami siyang pasasabugin o maglalabas siya ng album ng mas maraming tracks na mga solid. Wow, okay. Let's hear more. I-claim mo agad, una ang kanin mo, tapos pray mo kay God. Basta gawin mo lahat kung may pumalag, sampalin mo ng plane na burat. I ain't having that, even an enigma ain't stopping my rap. Even a black hole, a problem you can't solve today like a traveling plan. Tangin na, sorry na pa, English na naman ako, naku, nakakainis ka naman, wala sa... Putang ina yung bali ng flow ni Shay, no? Iba-iba niya yung flow niya, so... Parang nagtutunog Eminem na siya, kagaya nung sinabi niya, inspired siya nung bagong labas na album ni M. Balik ko lang mga kasalut, ha. Shit! Lakas! I ain't having that, even an enigma ain't stopping my rap. Even a black hole, a problem you can't solve today like a traveling plan. Tangin na, sorry na pa, English na naman ako, naku, nakakainis ka naman, wala sa plano to. Para pag namitis ka sa kanya, kala mo kaya mo, di ako nagbimiss. Pare, alam ikan time ito, hindi ko natiis na bagit ko tuloy pangalan mo. Ngayon alam mo, miss, ang dami namin nagkakagulo. Isa ko sa nabwisit sa'yo sa kadayaan mo. Kung umamin ka, geez, di ka sana nagkakaganto. Pero one of the reason bakit ko sinasabi to, alam ko guys, easy, ikunti na ang taong to remind. So nabanggit parang may Mika Daime reference siya dito. Hindi ako gamer pero medyo naging matunog yung Mika Daime dahil sa mundo ng gaming nila ay nandaya daw si Mika Daime. Pero recently, ang issue ni Mika ay ang about sa Fantech na sinabi niya parang mga pangmahirap daw yung Fantech na keyboard. Pero ang nire-reference ni Shay dito, I think nasulat niya na to before that, that issue rather. Dahil ang nire-reference siya dito ay yung issue ni Mika Daime dun sa naka-aimbot. Aimbot ba tawag doon? Yung parang automatic na aiming. So, yun. Sanabi niya, nandaya or whatever. Balik natin konti, ha? Oh, yun po. Pwede na ako maging gamer, ha? Walang araw mag-gaming kaya ako, mga kasalut. Tara. Para pag nabitis ka sa kanya, kala mo kaya mo, di ako nagbimiss. Pare, alam ikan time ito, hindi ko natiis na bagit ko tuloy pangalan mo. Ngayon alam mo, miss, ang dami namin nagkakagulo. Isa ko sa nabwisit sa'yo sa kadayaan mo. Kung umamin ka, geez, di ka sana nagkakaganto. Pero one of the reason bakit ko sinasabi to, alam ko guys, easy, ikunti na ang taon to. Reminder lang, please, huwag limutin pagkataon nyo. Everyone say cheese. Tignan mo, litrata mo yung points kay Jesus. Nababawasan, hay nako, tama na yung dis. Lalo na sa time sa gato, hindi ako divided sa issue. To'y lesson sa iyo, in addition, pakinggan mo, bituin. Nakata ko kung magaling ka sa mathematics. Gets mo agad mga sinabi ko, 1 plus 1 lang pare ko. Watch na yung nangyayari bro, sa bibig na lumalabas yung tayo nyo. Tingin ko din aimbot, pero masyado ng foul. Andito ko kung gusto nyo pa ng trash talk. Match found. Teka, laro muna. Hey! At yan ang 2020 freestyle ni Shay. Sa ngayon, meron ng 76,580 views. Ni-release niya to January 6. Okay? Ang track ay running ng 4 minutes and 49 seconds. Mag-subscribe tayo kay Shay na merong 33,000 subscribers. Alright? So, ayun. So, typical na Shay yung nakita natin sa track na to. It's just that nakaka-miss marinig yung Shay na ganito. Bakit? Kasi, gaya nga ng sinabi natin, minsan na lang siya sumali sa minsan na lang siya maglabas ng music niya dahil naka-focus siya sa pagla-livestream, sa gaming. At inamin niya naman yon, sinabi naman niya yung mga kasalut. Pero makikita mo pa rin yung pen game ni Shay ay ganun pa din. At for me, lalong mas lumalakas si Shay ngayon based dito sa 2020 freestyle. So I think magiging excited ang lahat ng tagapakinig ni Shay, mga fans ni Shay at lahat ng tawag dito, lahat ng fans ng lokal, including mga artists din. Ako personally mag-aabang ako dito kasi isa si Shay sa magagaling magsulat
pagdating sa music, para sa akin, ha? At least para sa akin. Well, obviously, I mean, hindi lang naman ako. Marami ring nagagalingan kay Shay talaga. At ayun, hindi ako pwede makapagsalita ng magaling na gamer si Shay kasi wala akong alam sa gaming. Hindi ko alam yon at hindi ko para pasukin yon. So ayun, Shay 2020 freestyle, nakita natin yung mga multis niya, yung flow ng mga ginamit niya, bali-bali niya ng flow, mga umuulan ng multis, yung punchlines, yung metaphors and wordplays, yung mga reference niya, as in, pwede ba magmura? Ina pare, siksik tong track na to. Ewan ko, bahala kayo. Sa tingin nyo, ano to? Anong tingin nyo dito sa track na to? Pero sa akin kasi, ngayon, ang pagsusulat ng kanta, lalo kung puno ka ng, kung sobrang siksik, ay kailangang, alam mo yun, it works hand in hand sa lyric video. Or at least, meron kang lyrics na, and I believe may lyrics siyang nilagay doon sa baba, though may lyric video na siya. Sa description, meron siyang lyrics. Kasi, sa sobrang siksik nito at kung paano kakomplikado, alam mo yung paggamit niya ng lyrics, ng mga word selection, at hindi maiintindihan ng iba basta-basta sa unang pakinig. You have to have, yun nga, yung lyrics doon sa description or kung hindi siya lyric video. So I'm saying na it works well pag may lyrics na nakikita yung tao kasi mas naiintindihan. Kasi kung audio lang to, ano bang magigets mo dun sa iba kung hindi ka naman familiar dun sa sinasabi niya or what, or kung hindi naman ganun kalalim na listener ka ng hip hop, 'di ba, gets mo? Pero all in all, sobrang lakas nitong nilabas ni Shay na to, 2020 freestyle. Mag-aabang pa kami, ako, ng mas magaganda at mas mga bagong kanta ni Shay. All right, so ayun, maraming salamat sa pagtambay nyo sa Montana TV. And kung hindi ka pa naka-subscribe, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para maging updated ka sa mga bagong release na kanta, music video at kung ano-ano pang i-upload ko, vlogs dito sa channel na to. At kung ayaw mo naman, sige, alis ka na lang. Thank you sa time. Pero like mo na rin bago ka umalis. It's your boy, Tiny Montana. Alam nyo na, man. Shots for Cartel, Salute Clothing at ito ang Montana TV. Salute! Salute.